Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Green Tea. So, our topic for today is about GCash Pera Outlet. Before we proceed, pasok muna natin ang intro. So hi guys, we're going to start our video for today and it's about GCash Pera Outlet, okay? First and foremost, ano nga po ba ang GCash Pera Outlet? Ang GCash Pera Outlet po is a program offered to merchants or establishments giving accreditation to conduct all GCash transactions. It is catered from small to medium business owners such as sari-sari store and mini groceries, allowing the delivery of GCash services, including cash in, cash out, padala, bills pay, mga ganyan, and pay QR. And of course, kailangan verify GCash user ka. Okay? So, ito daw po ay pwede lang sa mga may sari-sari store na business or yung mga business owners na meron silang proof na talagang they own some business or mini groceries, yung mga ganun. Sila po yung mga pwedeng mag-apply for GCash Pera Outlet. Okay? So, the next thing is, paano nga ba mag-apply sa GCash Pera Outlet? At ano po yung mga requirements nito? Saan po ba tayo mag-apply for GCash Pera Outlet? Others call it GPO. Okay, saan po tayo mag-apply niyan? Diyan lang po tayo mag-apply sa ating GCash mobile app, of course. And pag-open po natin diyan sa dashboard natin, di ba may nakikita tayong three dots diyan sa baba. Ayan. Tapos, pag-open mo, scroll ka lang, makikita mo yung GCash Pera Outlet. Pag pindot nyo nun, pag tap nyo nun, ang lalabas ay ito po. Ayan. Tapos, ang nakalagay is, ano ang benefits ng pagiging GCash Pera Outlet or GPO. First is sabi nila umaabot daw ang kita nito ng 10,000 and libre at mabilis mag-cash in sa ahente. So free daw mag-cash in. So 'di ba sa pag personal GCash account natin, personal wallet yung paglalagyan natin is yung iba may meron silang service fee. Pero meron naman ding ibang wala. Dati kung naaalala ko. Hindi na kasi ako masyado nakakapag-cash in ngayon. Kaya, ayun. Pero natatandaan ko merong free eh. May free GCash signage, pamparami ng kita. So, unlike other platform or yung mga kalaban nito, magpapaprint ka ng tarpaulin or ng signage mo, sarili mo yung pagpaprint or pagpagawa. Sa kanila, free naman. Diba? At least, less ng gastos na. Up to 500,000 ang GCash wallet limit. Based sa research ko, ito ang 500 na to is per day. Diba? Unlike sa personal natin, is 500 a month yata for GCash verified users. The next, paano kikita ang tindahan? May bonus mula sa GCash sa bawat transaction.
So meron ka palang ano doon, parang may kita ka na doon sa bawat transaction, of course, dapat lang. And tumanggap ng cash in, cash out, at bills payment. Doon ka kikita sa mga transactions mo, bills payment, cash out, cash in, and many more. Maging GCash padala remittance center. Ayun, remittance center ka na rin, diba? Mas maganda kasi kung, for example, may mini grocery ka, meron kang sari-sari store, diba? Marami na kasi talaga naghahanap ng GCash ngayon na tindahan ng nagpapa-cash in, cash out. Very ano na to ngayon eh, in demand na ang GCash ngayon. Pag may ganito ka sa tindahan mo, malaking bagay talaga. Additional income talaga to. Paano daw mag-apply? Ito yung mga requirements niya. Kailangan GCash verified user ka. Alam naman po natin yun kahit nga dun sa personal account natin. Para maging mataas yung limit ng ating cash in and cash out, kailangan verified user tayo. So, meron kang tindahan. Ayan. Kailangan meron kang tindahan. Meron ka ba ng alinman sa documents na to? So, kailangan may barangay business permit. Mura lang naman yan sa barangay. Or DTI registration or mayor's permit. Okay? Yan po yung mga requirements sa pag-a-apply. Yung unang mga requirements na hinihingi nila. Kung sa tingin mo daw meron ka nito, edi ayan, mag-apply ka na. And ilagay ang detalye ng inyong tindahan. Papakita ko na po sa inyo dyan. Yan po yung mga kailangan i-fill out ninyo. Siguraduhin ding tama ang isasubmit nyong pictures at business permits. Kailangan ilagay ang pangalan ng tindahan. And dapat sa picture nyo, kita rin yung signage nyo. Ang mga DSP ay bibigyan ng distributor code para matrack ang kanilang acquisition. Mag-upload ng litrato, harap ng buong tindahan, business documents, ayun, katulad nga po nung nabanggit ko kanina, yung alinman doon sa mga yun. Accepted store photos. Ito po yung mga ina-accept nila na photos. Kailangan laging kita ang signage ng tindahan ninyo. Okay? Ang mga nare-reject naman po na pictures is yung mga selfie, hindi pwede. Tapos, ayun nga, pagka walang signage ng tindahan, yung pangalan ng tindahan mo, hindi kita doon. Or, kunwari, nag-picture ka, tapos ikaw lang, wala yung signage ng tindahan mo, rejected yon. Tapos, pinicturan mo nga yung tindahan mo, yung signage, ikaw naman na wala ka naman. So, dapat, andun ka, andun yung signage, okay? Para hindi tayo ma-reject, para siguradong matanggap yung ating application, okay? Ang mga sample business documents po, ganito. Barangay permit, mayor's permit, and DTI registration, DIR registration. Yan, siguraduhin din natin na malinaw yung mga documents natin para hindi tayo magkakaroon ng problema sa pag-apply. Pasensya na po at umiiyak ang baby ko. Muling i-review kung tama ang na-submit na details. Ayan po, yung fill out nyo, siguraduhin nyo lang po yung address nyo, tama, ay mga pangalan nyo, i-review ang requirements. Okay? Siguraduhin tama ang mga detalye dito para mas mabilis maproseso ang application. Ayan, para hindi kayo mapending. Mapaproseso na ang inyong requirements. Para makompleto ang application process, kailangan sagutan ng isang module para sa pag-transact ng padala. Ayan po, ang next daw po is magse-selfie kayo to get verified. Ayan, and then panonoorin nyo yung video. Sagutin at ipasa ang questionnaire. Then, i-upload mo na yung selfie mo. May limit yung kanilang i-attach na files nyo, na photo nyo, is up to 20 MB lang. Ayan, i-review nyo. Tapos next, ayan, i-explain lang naman nila na kung paano kayo hindi mapapagamit sa mga manlulokong customer. Kasi yung iba, diba, ginagamit nila yung mga padala center para sa kanilang mga scam. Mag-ingat po tayo. Hindi po madali kumita ng pera. Okay? And then next is, parang meron silang papasagutan sa inyo. And then, kailangan mapass nyo yun.
So, after nun, kung mapapas nyo, ito po yung lalabas. Congratulations. Pagka hindi kayo nakapasa, ito po yung lalabas. Pero sabi nila, unlimited naman yung tries. So, pwede nyo i-try ulit para hanggat sa mapasan nyo na siya. Ayun po, reminder lang po ulit yung mga ipapasa yung documents nyo. Kailangan lahat malinaw, hindi siya blurred para hindi tayo mapepending or matagalan. And sa dun sa parang exam nila, yung test na ibibigay, out of 15, kailangan maka 11 kayo. Much better kung ma-complete nyo yun. And para ma-pass nyo. And yung after po noon, nung application ninyo, you have to wait 5 to 7 business days para malaman nyo kung rejected or approved kayo doon sa application ninyo. Kung kayo ay may mga katanungan pa, or meron akong hindi nasabi, or meron kayong gusto i-share, feel free to comment down below so that ma-share din natin sa iba. And kung may katanungan kayo, I'll do my best to answer everything na nalalaman ko. And disclaimer lang guys, hindi po ako natrabaho sa GCash or sa Globe. Sinishare ko lang po yung mga nalalaman ko about dito. And I hope guys, muli nakatulong ako sa inyo about dito sa GCash Pera Outlet na to. Again po, hindi po ako professional about dito. It's this is just based on my research and my personal experience about GCash. Okay. Sana guys, nakatulong muli ang video kong ito sa inyo na naghahanap ng tutorial about GCash Pera Outlet. Again, kung may katanungan kayo na hindi ko pa po nasasagot or nasabi dito po sa aking video, comment down below and I'll do my best to answer your questions, guys. Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe to my channel. And click mo na rin ang notification bell na sa ganon. Maging updated ka sa mga upcoming videos ko. Thank you so much and God bless us all. Bye!